Ube, bibing kang malagkit, kasing lagkit ng pagtingin na sa'yo. Ay! Ito na nga, isa na namang napakasarap na recipe, sobrang dali lang gawin na pwedeng-pwedeng pang merienda, pang handa, at pang negosyo. Sino sa inyo dyan yung napakahilig sa kakanin, lalo na sila lolo at lola, nanay at tatay, laging may bit-bit na kakanin pag galing ng palengke? What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Jane Agustin Silvestre, and welcome to my channel! Ayun na nga, kailangan natin ng glutinous rice or malagkit na bigas. Yes, malagkit na bigas. Sa mga magtatanong, hindi po ito yung ating ipinangsasain. Makikita nyo naman yung difference, itsura pa lang nila. Glutinous rice is white and fully opaque. Unlike the normal rice na pinangsasain natin, may pagka-translucent siya or semi-transparent. Ayun na nga, hugasan lamang at babanlawan ng mabuti. At i-drain nyo dahil ang liquid na gagamitin natin ay coconut cream. Ayan na nga, sobrang dali lang, parang magsasaing lang tayo guys. And the ratio I will use for the liquid and glutinous rice is 1:1. Meaning kung 3 cups yung ating glutinous rice, 3 cups din yung coconut cream. Pero dahil hindi sakto yung coconut cream na nasa pakete na nabili ko, so ang ipangpupuno ko na lang ay water. Malinis na tubig yung iniinom nyo. Ayan, di ba? Para tipid-tipid din tayo. So for example, 1.5 cup lang ang nakuha nyong coconut cream. Yung another 1.5 cup, tubig na lang yung ilagay nyo. Ganun. And maglalagay din tayo ng pinch of salt. Salt. Salt talaga. Asin. Haluin lang muna natin and then over low medium heat, cook it for 10 minutes or until the grains are soft. Ayan, di ba kagandahan sa mga pan na gamit natin? Shout out kay Masflex Cookware. Napakaganda dahil hindi dumidikit yung mga niluluto natin at walang tutong. At dahil walang tutong, pwede ko na nga siyang hindi i-transfer sa bowl. Pero dahil nag-aarte tayo, ta-transfer natin siya sa bowl para sa ating next step. Ayan, winawag-wag lang natin yung ating cooked glutinous rice para mamaya madaling ihalo yung ating condensed milk. Okay, next, gagamit tayo ng ube condensed milk. So, any brand na gusto nyong gamitin, gamitin nyo lang. At yung recipe natin dito guys, don't worry, tamang-tama lang ang tamis niya. Approved sa ating mga oldies na kasama natin dito sa bahay, sila mami at lola. Kaya naman talagang nagpaluto pa sila ulit dahil napakasarap. Sakto sa tamis. Kung natatamisan naman kayo, pwede nyo pa rin namang bawasan. At kung kulang sa tamis, pwede nyo namang dagdagan. Ayan, mix well guys para ma-distribute ng maayos yung flavors at yung color niya. Bago natin ilagay sa pan. At transfer na nga ito siya na shrum-prum-prum. Tinansfer na nga natin siya sa ating pan. Yung ating apoy dyan guys ay low-medium heat. Ayan, nakalimutan ko. Ito optional naman to. Maglalagay ako ng 1 tablespoon of ube flavor para medyo mas violet pa siya. Pero optional naman to guys. At dapat kung maglalagay kayo niyan, ihalo nyo na agad dun sa ating condensed milk bago nyo i-mix sa ating glutinous rice para madali nyo siyang haluin. Kagaya niyan, nahirapang maghalo yung asawa ko. Yung asawa ko pala yung naghahaluin. Salamat po sa aking matulungin na asawa. Alright, stir continuously and cook the rice until sticky. So, approximately mga 15 minutes pero makikita nyo naman yan kung ready na. Para sa mga container na gagamitin natin, kung pambenta, pwede kang gumamit ng llanera for small servings. Pwede ding aluminum foil tray. At kung sa bahay lang naman, pwede nyo gamitin ng inyong mga baking dish para mas presentable. At habang mainit pa, fresh from the pan, yung ating glutinous rice, mas maigi na, spread nyo na siya sa ating mga container para mas madali siyang ma-spread. Ganun. Okay, set aside, huwag niyong papapakin dahil meron pa tayong gagawin. Huwag excited. Kunin niyo na ang mga itlog niyo.
paghihiwalayin natin ang puti at pula. Simpleng-simple, 2 ingredients lang itong ating yema toppings. Pero may mga optional din na pwede kayong ilagay. Bago nyo buksan yung apoy, mix well yung egg at condensed milk. Haluin lamang mabuti hanggang sa maging thick yung consistency. Pwede kayong maglagay ng vanilla or ng lemon zest. Para yung iba, ayaw nakakaamoy ng itlog, mawawala yung lansa ng egg. At syempre, ano pang hinihintay natin? I-top na natin yan sa ating ube bibingkang malagkit. Meron pa ba? Baka pinapak nyo na. Ito na nga guys. At this point, dahil alam ko naman excited na kayo, pwede nyo na yung iserve. So, kung wala kayong oven, no problem. Pinapak ko yung ating yema toppings kanina. Napakasarap. Kaya yung mga hindi mahilig sa kakanin, ay nako, gawin nyo na to. Mahihilig kayo at uulit-ulitin nyo ang paggawa. Kung meron naman kayong oven at gusto nyo medyo tostado pa yung ating yema, painitin nyo lang yung mga oven ng 180 degrees Celsius at sa loob ng mga 30 minutes or more until na mag-caramelize yung ating yema, i-bake nyo yan. Napakasarap guys, no joke. Pwedeng-pwede na nga siyang ipangbenta kaya lang hindi na aabot, naubos na. Yan naman, itry nyo na to, ipagluto nyo yung inyong mga mahal sa buhay. Kahit wala kayong oven guys, pwedeng-pwede. Pwede kayong gumamit or magpainit nung kawali, tas takpan nyo lang mabuti. Painitin nyo sa loob ng mga 15 minutes, medium-high heat. Pagkatapos, ilagay nyo lang yung mga lanera sa loob ng pan, kaserola, kung ano man yung pag-iinitan nyo. Ito na nga guys, ang ating ube biko with yema toppings. Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin Silvestres Life Vlog. Siyempre, ang content is all about my life. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages. Kung meron tayong mga pag-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor ayon, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram, kung gusto nyo ng advanced update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Sa aking Facebook page, meron na po tayong 40,000 followers na kung saan nag-upload din po ako ng mga videos kung mahilig kayong manood sa Facebook. And syempre, meron din po tayong Facebook group, Wa is ka mami lutong may puso, at iba pa. Ito na nga pong ating sigawan. Shoutout po sa aking sister na si Jasmine Santos Agustin. Subscribe na kayo guys sa kanyang YouTube channel na talaga namang nakaka-enjoy at nakaka-aliw. Shoutout po kay Miss Eyes Paris. Nakakatawa ka talaga mag-vlog, Miss Jane. Lagi ako napapangiti sa tuwing nanonood sa'yo. Idol talaga kita. Dami ko na din natutry ng mga luto mo. Sure up. God bless, Miss Jane. Sana madami ka palagi mapasaya. Shoutout po kay Mr. Ray Justiniani from Taguig City. Shoutout po kay Mr. Clark Kwambot. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!